Nang makita ni Sabel na tila naguguluhan ang dalaga sa kanyang ipinahihiwatig, nagpatuloy sa pagkikwento ang magkapatid kay Maria Labo. Ipinaliwanag din ni Nato na lahat ng mga kasama niya sa bayan ng Santa Rosa ay mula sa iba't ibang lugar, kaya hindi maiiwasan na para sa kanila. Mahirap paniwalaang si Maria Labo ang nagtanggol sa bayan ng San Miguel noong mga panahon na iyon. Galit ang karamihan sa kanya. Dito sila nagdesisyon na itago muna ang katauhan ng dalaga sa mga tao sa lugar. Bukod pa roon, ipinailala rin ni Nato na hindi si Maria ang nadala sa bayan noon ng mga demonyo, kundi siya ang nagpalayo sa mga ito. Hinahangaan niya si Maria Labo. Ipinaalala na rin ni Sabel na kailangan nilang dumalo sa pagpupulong mamayang gabi kung hindi sila ay mapaparusahan. Nagtataka man ay sumunod na lamang si Maria sa kanilang dalawa. Nang sumapit na ang alas 7 ng gabi, sama-sama silang lumabas ng bahay at nagtungo sa plaza kung saan nagaganap ang pagpupulong tuwing gabi. Lahat ng mga mamamayan ay nakapila sa isang linya habang nag-aabot ng pera sa lalaking may hawak-hawak na malaking palayok. Sinabi ni Sabel na tuwing gabi ay nangongolekta ang alkalde o mayor ng sapilitang donasyon para sa pagpapaganda at pagpapatibay ng seguridad ng bayan. Pasimple siyang nag-abot ng kaunting barya kay Maria upang meron itong maibigay. Agad-agad silang pumesto sa gilid nang sila ay natapos ng mag-abot at maglagay ng barya sa palayok. Bago patuluyang maubos ang taong nakapila, ay biglang sumigaw ang alkalde ng napakalakas. Nang tingnan nila ang sitwasyon, walang naibigay na donasyon ang lalaki, kaya naman sampal ang inabot niya mula sa alkalde bago siya dakpin ng mga tauhan nito at ikulong sa hawla. Hindi makapaniwala si Maria Labo sa nasaksihan. Pinili niya munang magmased bago gumawa ng aksyon dahil meron siyang nararamdamang kakaiba. Ngayon niya lamang din napansin ito dahil na rin sa sayang na darama kanina noong isinama siya nila sa Belat Nato. Bagamat gusto niyang tanungin ang dalaga sa akaibang tradisyon na ito, ay pinili niya na lamang mag-obserba sa kung ano nga ba ang merong sa bayan bago siya gumawa ng konklusyon. Habang nag-iisip, ay napadako ang kanyang tingin kay Nato. Nakalukot ang noo nito na parabang nagagalit habang nakatitig ng matalim sa alkalde. Maya-maya pa ay lumingon sa kanya ang lalaki. Nang magtama ang kanilang tingin, ay biglang ngumiti si Nato. At sa pangalawang pagkakataon, naramdaman niya ulit ang pakiramdam na matagal niyang hindi nadama. Tumitibok ang kanyang puso habang nakatitig sa ngiti ng lalaking kaharap niya. Sa pagpapatuloy ng kwento, hating gabi na nang matapos ang ginawang pagpupulong ng mga tao sa bayan. Sa tagal-tagal ng oras ng pagpupulong ay hindi mapakali si Maria Labo dahil sa ninanakaw na tingin ni Nato sa kanya. Nararamdaman niyang palagi itong nakatitig sa kanya kahit na hindi niya ito tingnan. Natatakot siyang umibig muli at masaktan sa bandang huli. Dahil nga sa kanyang nararamdaman, hindi siya makapag-imbestiga ng maayos sa naganap na pulong kanina lamang. Pabalik na sana sila sa bahay
nang bigla nilang marinig ang tawag ng alkalde. Naglakad papalapit ang matanda papunta sa kanilang pwesto at nagpakilala kay Maria Labo. Nakangisi ito sa kanya habang tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Para bang wala si Maria sa harapan nila nang tanungin ng alkalde kung saan napulot ni Nato ang babae. Hindi basta-basta pwede magpasok at mag-imbita ng kung sino man sa loob ng bayan. May parusa ang lalabag sa kautosang ito. Agad namang umangal si Isabel dahil siya rin ang nag-utos sa mga ito na magtingin kung may mga tao pang naiwan mula sa mga naganap na insidente. Ngunit pinigilan na lamang siya ng kanyang kapatid na si Nato. Sumang-ayon na lamang ito at sumunod sa utos ng alkalde. Gusto niya maipag-usap. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Isabel habang si Maria naman ay nakatitig sa dalawang lalaking nag-uusap. Parang may kung anong kakaiba sa mayor ng lugar. Hindi niya pamawari ito dahil wala siyang nararamdamang enerhiya ng demonyo sa kahit saan man sa paligid. Nagulat naman ang dalawa, maging ang kalapit na tao sa lugar, nang sumigaw si Nato. Nagtalo pa ang dalawang magkausap bago sampalin ng marahas ng alkalde ang kanyang kaharap. Pinigilan ni Maria Labo ang sarili na makigulo dahil alam niyang mas lalo lamang mapapahamak ang dalawa. Lugmok na bumalik si Nato sa dalawa at sinabi ang masamang balita. Bilang kaparusahan, nais ng alkalde na pumunta si Maria Labo sa kanyang tahanan bukas ng gabi. Hindi pumayag si Isabel ngunit wala silang magagawa nang sabihin ni Nato na kung hindi sila papayag ay ikukulong ang magkapatid o papalayasin si Maria Labo sa bayan. Tumingin silang dalawa sa dalaga bago magsalita si Maria Labo. Hindi alam ni Maria Labo bakit iba ang timpla ng mukha ng dalawang magkapatid hanggang mapagtanto niya ang maaari niyang kahinatnan pag siya ay pumayag sa nasabing kondisyon. Buong gabi, walang imik sa bahay nila Nato. Siya ay natulog sa sala samantalang ang dalawang babae ay magkasama sa isang kwarto. Si Maria ay natutulog sa papag habang si Isabel ay nasa munting kama. Naramdaman ni Maria na gumalawang kama ng kanyang kasama kaya nagpanggap siyang tulog. Lumabas ng pinto si Isabel bago ito dahang-dahang sinara. Lingit sa kaalaman ng dalawang magkapatid, naririnig ni Maria Labo ang kanilang pinag-uusapan. Nagtatalo ang dalawa kung paano nila mapipigilan ang plano ng alkalde kay Maria Labo. Pinipigilan niya na lamang ang matawa dahil alam niya naman na kaya niyang paslangin ang mayor ng bayan, ngunit hindi niya rin mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa ginagawa ni Nato para lamang maprotektahan siya. Matapos ang mahabang gabi, nagising si Maria Labo sa pagbukas ng pinto ni Isabel. Inaya na nila ito kumain upang mailibot ang dalaga sa buong lugar. Pinilit naman nilang huwag pag-usapan ang darating na gabi. Naging masaya si Maria Labo sa ginawa nila buong araw. Nabanggit rin ni Isabel na siya ay nagtatrabaho bilang tindera tuwing Biyernes hanggang Linggo. Maaring sumama si Maria para siya ay magkaroon din ng kwarta at makabili ng kanyang mga kinakailangan. Mag-aalas 5 na ng hapon nang ayain niya itong umuwi. Papalapit na kasi ang papupulong na gaganapin mamayang alas 6. Naganda na ulit sila ng donasyon. Nagtataka si Maria kung saan nakukuha ng magkapatid ang ganoong kalaking pera samantalang tindera lamang si Isabel. Marahil ay malaki ang kinikita ni Nato sa kanyang hanap buhay. Naipagkita na lamang sila Isabel at Maria kay Nato sa plaza bago magsimula ang pagpupulong. Magkatabi ang dalawa at nag-uusap. Hindi mapainggang mabuti ni Maria ang pinag-uusapan ng magkapatid dahil na rin sa dami ng bulong ng mga tao. Maya-maya pa,
Natapos na ang pagpupulong at panahon na para tumupad sa usapan ang tatlo. Ngunit bago sa pilitang dalhin si Mariela Bo sa loob ng tahanan ng mayor, ay humingi ng sandali si Nato para kausapin ang dalaga. Nang masiguradong hindi nakatingin ng mga gwardiya, iniabot ni Nato ang isang boteng maliit. Kasya sa laylayan ng panloob na salawal ni Mariela Bo. Mariing sinabi ni Nato na ihalo ito sa inumin na iaalok sa kanya ng alkalde. Pag nainom niya ito, siya ay makakatulog ng mahimbing at walang maaalala sa lahat ng nangyari. Ito ang pagkakataon ni Maria na tumakas at siya ay susunduin nila Nato sa likod ng bahay ng mayor. Magtatanong pa sana si Maria nang tawagin na ng mga tauhan ang kanilang atensyon. Kahit na may pag-aalinlangan, nagtiwala si Maria kay Nato at Sabel. Isinantabi niya muna ang takot at hinayaan ang sarili na maging mortal sa pagkakataong ito. Mm-hmm.